Matapos mag-trending ang pagwawakas ng tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated ay maraming nalungkot na taga-suporta nito. Subalit hindi pa rin nakaligtas ang programa at ang mga host nito sa mga pambabatikos ng maraming netizens. Si Charisse Solomon, isa sa mga dating host ng Noontime Show, ay nagpahayag ng kanyang tribute sa tahanang pinakamasaya. Nagbahagi siya ng letrato kasama ang mga kasamahang host sa programa at nag-caption ito ng, "I'm excited for God's greater purpose for this beautiful family." Sa comment section, may nagtanong kung totoong last day na nila noong Saturday, March 2. Sinagot kaagad at kinumpirma naman ni Charisse ito. Anya, "Sadly, opo, but praying for the best ahead. Mababait po ang kasamahan namin dyan at napakagagaling na tao. They work wholeheartedly at grabe po ang prinsipyo sa buhay. Kaya po ipinagdarasal ko na mabigyan sila kaagad ng trabaho para sa kanilang pamilya." Samantala, isang nega na netizen naman ang nagkomento ng tahanang pinasara. Imbes na maimbiyera na ang actress host ay sinagot niya ito ng kalmado. Anya, "Ang witty mo, ikakayaman mo yan." Hindi rin nagpahuli ang original Eat Bulaga host na si Joey De Leon kasabay noon ng pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Ay may naging reaction ito at iniisip kaagad ng netizens na parinig o patama ito sa nagwakas na programa ng Tape. Pero ibinida lamang ni Joey kung paano nabuo ang Eat Bulaga sa pamamagitan ng kanyang painting at tula. Sa kanyang Instagram story ay ipinagmalaki nga niya ito. "Mula sa parking noon ng Intercon, the deal was sealed. Later one afternoon, the year 1979, nag-toast kami, Italian wine. Hindi pa nga yun kay Mr. T. The Battle of Asti Espumanti, baon yun ni Mr. BG of School Bukol na nahuli. Sina Tito Vic and Joey, bahala na ang sabi. Basta kami lang ni Ekpi, makabili lang ng kotse. Nagsimula na nga, Eat Bulaga, wala ngang sweldo. For one year yata nang meron na ang balita sa taksi daw ay nawala. Syempre walang magagawa, kaming tatlo na bulaga." Maraming followers niya ang humanga sa estilo ng narrative ni Joey at talaga umanong ang Eat Bulaga ay para sa kanila ng TVJ at walang makakapantay. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.